So, nilagyan ko siya na asin, paminta, patis, konti, paminta ng loob, garlic powder. Dahil kung gagawin ngayon, magluluto tayo na hanggang kaya ko na magluto. Pagpagod na, hindi ko natataposin ngayon. Pagod na natin. Eh, ito po, bigay pa nung kaibigan ko. Ilang taon na to. Kaibigan ko sa Target. Nakabili kami ng bahay. Hindi niya ako niyan. Tsaka yung mga lalagyan ng prutas. Buhay pa hanggang ngayon. Thank you, Mira. Kaluguranda ka. So, tatakpan ko po ulit para lumambot. Lagyan natin ang magic. 4 cubes. Optional. Ang palasa. Nalagay ko na para ma-default na siya. Butter. Choose one. To make a life better. Lagyan natin. So, nilagyan po natin siya ng sabaw para pampalambot. Tutuyaan po natin siya. Saka natin i-stir fry yung mga sahog. So, ayan po. Medyo matutuyo-tuyoan na. Takas natin yung kalan. Para matuluyan ang matuyo. Medyo ipiprito natin po para masarap. Merry Christmas po sa lahat! Flex ko lang po ang aking. Tada! Ang aking sleepers. Sleepers talaga. Mini jack, ano bang tawag ko? Tax? Sleepers? Jack sleepers? Basta, sa lumpaa. Lumpaa. Bento. Di po ba yung upuan? Sa lumpo eh. Eh di pag sa paa naman, sinuot sa lumpaa. Pag po sa ano, makapantay mga kapit. Bakit ang salu-salu na yan? Nagdurok yung dinilin. Sino po handaan yung anong Pasko? Ako hindi ko pa alam eh kung anong maluto ko yun. Ito na nga ako nag-umpisa na ako magluto-luto kasi bukas kami ay aalis pang sa ate ko Christmas Eve. So potluck, magdadala ko na yun kung ano man yun. Dati po, hindi na ako nagluluto. Bibili lang ako kung anong madala ko. Okay. Nagluluto na lang ako mga iba-iba. May baglay. So, ayan na po yung ground protein po natin tente. Piprito ko din po itong patatas. Sasabay ko dyan para mas masarap. Pero bago yan, lagyan muna natin ang oyster sauce. Sino ba yung oyster sauce?
Tatlong kutsara oyster sauce din. Lagyan na po natin itong patatas para sa luyin na pong maprito. Dalawang patatas to ng anak ko. Kasi ako patatas na makainin ko dyan. Still fry niya lang. Para mas masarap kasi pag pinipito yung patatas. Pagdilagay po natin ah. Pagdagan natin itong chapo niya, pero optional lang po. Ulit natin. Atolik kaulo. Nagamit din po tayo ng tomatoes. Dalawang medium size. Lalagay ko na para malutong na siya. Nagdagan ko lang ng konting bago. Tataktan ko po para maluto agad yung kamatis. Iba po kasi ang lasa ng kamatis pag nilaga at iba rin po ang lasa nito kapag pinipirito. Appreciation. Tataktan natin. Nagigilo na ako kung nasa na ipagtak ito. Okay. Pero po, nakalimutan ko yung bawang at sibuyas. Isa natin sa bawang at sibuyas. Pwede rin naman ganyan kahit paano maluluto rin yan. Nalagay ko na po yung bawang. Dami ko po kasi ginagawa sa sabay-sabay kaya ang naliligo. Umamoy agad yung bawang. Sunod na natin ang sibuyas sa bed. Alam nyo naman, yung forever yung bawang at sibuyas. Dapat po bawang muna, pero pwede rin kahit ano, basta maluluto rin yun. Ito po ang pangkabango at pampalasa din. Fish sauce, patis. Yung bangunan niya. Ang takpang huli, para maluto yung pangatis. Ang dami ko pong maglagay ng patatas kasi yan ang pinakain ko. So, inilagay ko na po yung bell pepper. Hindi po pala nakuhanan, na-off ko. Ayan po yung bell pepper. Body, ano, dalawang pirasong bell pepper yan. Pero tatlong maliliit. Pero kung malalaki, dalawa lang. O medium size, dalawa. Bigay lang po ng ating sponsor na si Mutok. Thank you. Galing sa kanilang taniman, sa kanilang backyard. So, maglalagay din po tayo na. Nga, ilagay ko na rin po yung patatas, dalawang piraso, at saka yung bell pepper. Maglalagay tayo ng tomato sauce. Konti lang. Nilagay ko kasi ng kamatis, mas masarap ang kamatis. Kesa purong tomato. Ilagay natin. Frozen din ang aking. Kaya ilalagay ko na para malusaw. Siguro mga 1/4 lang ng can ng yung medium size na tomato sauce. Kung mapapansin nyo, malalaki nga yung hiwa ng patatas, di ba? Para po madali ko siyang makuha kasi pinipili ko yung patatas. Takpan natin para yung tomato sauce. Frozen kasi siya galing sa freezer. Yung tignan pa natin ng konting tomato sauce. Ayan po, masarap dyan yung hindi matubig. Yung nagmamantika lang siya. Ang konti, kung naman marami. Lalagay po tayo ng sugar to taste. Depende sa inyo kung gusto ninyo matamis. Ma-offset lang po yung asin na tomato sauce at saka ng kamatis. Tapos titikman natin kung saan kulang. Ito na to. Tapos ko nga para mabilis. Tuluin lang po natin. Tapos tikman natin kung saan kulang. Pag malambot ng patatas, okay na po yun.
Lalagay na po natin yung huling isang kapak. Makalimutak na naman. Raisins po. Yung po, tinik mo, kung medyo matabang, so lagyan natin ang patis. Dagdagan ko din ng konting oyster sauce para mas malasa. Ayan po, lumalabas na yung kanyang kulay. Kulang din po sa ano, konting tamis pa kasi marami siya. Andiyan lang po yan. Tapos po, lagyan natin. Hindi pa parang ito. Dagdag bawas lang po yan. Dagdag lang. Lock mo na din ang kalit. Dagdagan ko ng konting asin para hindi madaling mapanis. Okay na po. Okay na natin ang waiting. Pero papala ko. Oh, mahilig ako sa rin yung nadagdagang. Di ba ayaw niya? So, madali lang po, di ba? Ingredients niya, giniling. Mga 1 kilo. Bawang, mga isang buo ng maliit. Tapos po, sibuyas, medium size. Luwain yung pino. Kamatis, 2 medium. Tomato sauce, mga half cup lang po. Asukal, mga 2 tablespoon. Paminta, kayo na bahala kung gusto nyo maangha, kung gusto nyo lang hindi masyado maangha. Pinta ko, ganyan lang po siya. Lutunan ng ating bigadilyo. Malambot na rin po ang ating patatas. Okay na po ito. Ayan na po ang ating finished product.